الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ang akin pong maibabahagi sa inyo sa mga oras na ito ay ang hukum or ang rule ng kalima na mamnu'atun min as-sarf. Iza kulna al-kalimatu mamnu'atun min as-sarf, fa ma'na hadhihi al-jumla annaha mamnu'atun min at-tanwin. Ang ating pong ibabahagi ay kung ano yung hukum o rule ng salita na mamnu'atun min as-sarf. Ibig sabihin ng mamnu'atun min as-sarf ay mamnu'atun min at-tanwin. Ibig sabihin ay hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. Hindi siya pwedeng pasukan ng imma fathatan aw kasratan aw dhammatan. Kagaya ng halimbawa, masjidun. Yan ang ibig sabihin ng tanwin. Nakikita natin ang tanwin sa dulo ng isang salita. Pero kung mamnu' min as-sarf, hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin, halimbawa na lang nito ay ang sigat muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu', ito ay isang uri ng salita, ng kalima, na hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sigat muntahal jumu'? Ibig sabihin ng sigat muntahal jumu' hiya kullu jama'i taksiri waqa'a ba'da harfil alifi harfani. Ito yung lahat ng jam'u taksir. Ibig sabihin, broken plural. Yan po ang ibig sabihin ng jam'u taksir. So, broken plural na after ng kanyang alif ay sinundan po siya ng dalawang harf. So, isa po yan sa ta'rif o kahulugan ng sigat muntahal jumu'. So, pag meron tayong makita na jam'u taksir na yung kanyang alif ay sinunda ng dalawang harf, dalawang letra, ibig sabihin siya ay mamnu'atun min as-sarf, hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. So halimbawa nito ang jam'un or ang plural ng kalima or salita na masjidun. So masjidun, ibig sabihin ay isang masjid lamang. Kapag dalawa, masjidani. Pero kapag marami, pangmaramihan na maraming masjid, sasabihin nating masajido. So, pansin natin, ang dulo niya, yung harfud dal, hindi natin nilagyan ng damatan, hindi natin nilagyan ng tanwin, sapagkat siya ay sigat muntahal jumur. Masajid. Okay, masajido. Mim, sin, alif. After ng kanyang alif ay may dalawang harf. Yung jim at ang dal. Masajido. So, hindi natin pwedeng sabihin na masajidun, sapagkat siya ay mamnu'atun min as-sarf, hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. Pangalawang salita na hindi rin siya pwedeng pasukan ng tanwin ay ang wazn af'al. Wazn af'al. Ang kanyang katumbas or katimbang po siya ng af'al. Halimbawa, kagaya po ng Ahmad. Okay? Ahmad. Or sasabihin nating azrak, aswad, okay? Or ahsan. So, hindi po sila pwedeng pasukan ng tanwin. Hindi po tayo pwedeng magsabi ng ahmadun, ahmadan, or ahmadin, sapagkat siya ay mamnu'un min as-sarf. Ngayon, ano nga ba ang hukum ng kalima na mamnu'atun min as-sarf? So, marami pang mga uri ng salita na hindi sila pinapasukan ng tanwin. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod natin na aralin ay ipapaliwanag natin kung ano iyon na mga salita. So ngayon, magbibigay lang tayo ng dalawang uri ng salita sapagkat ang pinaka-importante sa araw na ito na may paliwanag natin, may ibahagi natin sa bawat isa ay kung ano ang rule, ano ang hukum ng mamnu' min as-sarf. Ibig sabihin, ano ang kailangang alama or palatandaan na ilalagay natin sa kanyang dulo. Sapagkat alam naman natin na kapag ang salita sa wikang Arabic, kapag siya ay naging marfu', ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay ad-dhamma. Kapag siya ay naging mansub, ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay al-fatha. Kapag siya naman ay makhfud or majrur, ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay al-kasra. At kapag siya ay majzum, ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay as-sukun. Naam. So ano nga ba ang
hukum kapag ang salita ay mamnu' min as-sarf. So dito tayo sa isim, sapagkat ang mamnu' min as-sarf ay dito siya sa isim. Sapagkat yung tanwin, hindi naman siya pumapasok sa fi'il. So wala namang fi'il na yadhhabun, yadhhaban, or yadhhabin. So ang tanwin ay dito siya pumapasok sa isim. Kaya ang ating ibibigay din ng mga halimbawa ay ang isim, inshallah subhanahu wa ta'ala, na hindi pwedeng pasukan ng tanwin. So dalawa ang ating binigay. Una, yung sigat muntahal jumu', yung lahat ng jumu' taksir na susunod sa kanyang alif ay harfan. At pangalawa ay wazan af'al. Kanyang katimbang, katumbas ay af'al. Naam. So ano ang kanilang hukum? So ang sinabi ni Ibn Ajurum patungkol sa rule or hukum ng mamnu' min as-sarf, ang sabi ni Ibn Ajurum, wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif. So ano nga ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang salita na mamnu'atun min as-sarf ay nagiging marfu' siya bid dhamma. Okay? Siya ay nagiging marfu' bid dhamma. Halimbawa, sasabihin nating hadhihi masajidu. Naam. Hadhihi masajidu. Or hadha Ahmadu. Jaa Ahmadu. So dito, af'al. Jaa Ahmadu. So lahat sila ay marfu' dito, kaya naging dhamma ang kanilang mga palatandaan. At ano nga ba ang kanyang hukum, rule, kapag siya ay naging mansub? Kapag siya ay naging mansub, ay fatha din ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo. Ang komplikado lang dito ay sa halatul khafdi or sa halatul jar. Kapag ang kanyang sitwasyon ay magiging mahfud or majrur, ibig sabihin, halimbawa, kapag may nauna sa kanyang harf na mula sa huruful jar, yung mga huruf na ang kanilang trabaho ay nagpapakasra, kagaya ng fi, ila, an, ila, ala, fil masjidi, halimbawa, fil masjidi, fil maktabi, ilal bayti, anil muslimi. So lahat sila ay nagpapakasra. So paano ngayon kung papasok sila halimbawa sa kalima na mamnu'atun min as-sarf? Ano ang kanyang hukum? So sabi kanina ni Ibn Ajurum, wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Ibig sabihin, kapag ang mamnu' min as-sarf ay naging mahfud or majrur, halimbawa may nauna sa kanya nagpapakasra, ang kanyang palatandaan ay al-fatha. Sabi niya, wajurra bil fathati ma la yansarif. Kailangan nating gawing fatha ang palatandaan ng mamnu' min as-sarf kapag may nauna sa kanyang nagpapakasra. Naam, nagpapakasra. Wajurra bil fathati ma la yansarif. So kapag siya ay maging majrur, ay fatha ang kanyang palatandaan sa dulo. Halimbawa, fi, at isusunod natin sa kanya yung masajid, instead na maging fi masajid, so dito yung masajid ay hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. Kapag may nauna sa kanya nagpapakasra, instead na kasra ang ilalagay natin is al-fatha. Niyabatan anil kasra liannaha mamnu'atun min as-sarf. So sasabihin natin, fi masajida. Fi masajida. Sapagkat ang masajid ay mamnu'atun min as-sarf. So pangalawa, yung pangalawang halimbawa kanina, yung Ahmad. Kung may nauna sa kanya ng papakasra, so instead na maging kasra siya, kasra ang palatandaan niya sa dulo ay magiging fatha din. Halimbawa, sallamtu ala Ahmada. Sallamtu ala Ahmada. So naging Ahmada po siya sapagkat siya ay mamnu' min as-sarf. Kaya naging fatha ang kanyang palatandaan nung pumasok sa kanya yung nagpapakasra. Okay? Pero may dalawang kondisyon. Naam. Na dinugtong doon si Ibn Ajurum. Sabi niya, wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Ibig sabihin, pwedeng or fatha yung palatandaan ng mamnu' min as-sarf kapag siya ay magiging kasra, maliban na lang sa dalawang sitwasyon. Maliban sa dalawang sitwasyon. Ano ang mga sitwasyon na iyon? Panguna,
kapag papasok sa kanya yung alut ta'rif. So yun yung unang kondisyon. Pangalawa, idha ja'at ba'daha kalimatun, aw idha ja'at ba'daha mudafun ilayhi, ay idha udhifat ila kalimatin ukhra. Ibig sabihin, kapag yung ating mamnu' min as-sarf, may sumunod sa kanya na mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi, ibig sabihin ito yung kalima na sumunod sa kanya, na related sa kanya. Naam. Kapag sinundan siya ng mudafun ilayhi, yun ang pangalawang kondisyon. So ngayon, ano ang mayroon sa kondisyon na ito sa dalawa? Ang kondisyon na ito, kapag nakita natin sa loob ng pangungusap o sa loob ng kalima, mapapawalang bisa yung pagiging fatha ng kanyang palatandaan kapag may pumasok sa kanyang nagpapakasra. Ibig sabihin, kapag may papasok sa kanya na nagpapakasra, unang kondisyon, kung papasukan siya ng alif walam, yung alot ta'rif. Pangalawa, kung may susunod sa kanyang mudafun ilayhi at may naunang nagpapakasra, magiging kasra na po ang palatandaan ng mamnu' minas sarf. Hindi na siya magiging fatha. So halimbawa kanina, sa salita na masajid, so nagiging kasra siya sa pamamagitan ng fatha. Pero una, kung halimbawa, papasukan siya ng alif walam, magiging kasra na po ang kanyang palatandaan. So ang halimbawa nito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, ayah 187. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minashaytanir rajim, wa antum a'akifuna fil masajidi. Wa antum a'akifuna fil masajidi. So pansin natin, yung masajid dito ay naging kasra na siya nung pumasok yung fi, sapagkat mayroon na siyang alut ta'rif. Naam. So dito ay naging makhfudatun siya, wa alamatu khafdihi al-kasra. So naging makhfud na siya dito at ang palatandaan, pangunahing palatandaan niya sa dulo ay naging al-kasra. Naam. Pangalawa, yung wazn afa'al. Halimbawa, kapag pinasukan siya ng alif walam or may sumunod sa kanya, ganun din na mudafun ilayhi, magiging kasra na ang kanyang palatandaan kapag may nauna sa kanyang harfu jar. So halimbawa, kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul tin, pang-apat na ayah, sabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim, Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. So dito ngayon, yung ahsan, naging kasra ang kanyang palatandaan sapagkat may sumunod sa kanya na mudafun ilayh. Naam. Halimbawa, kung wala yung mudafun ilayhi, sasabihin nating fi ahsana. Naam, fi ahsana, sapagkat siya ay mamnu' min as-sarf. Pero kapag may sumunod sa kanyang mudafun ilayhi, magiging kasra na ang kanyang pangunahing palatandaan. Naam. So dito, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sapagkat mayroon nang sumunod sa kanyang mudafun ilayhi, kaya naging kasra na ang kanyang pangunahing palatandaan dito sa dulo. So alhamdulillah, yun po ang maibabahagi lamang natin sa araw na ito, ang rule ng mamnu' min as-sarf. So ulitin natin ang kanyang rule, nagiging marfu siya sa pamamagitan ng dhamma at nagiging mansub at ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay fatha, nagiging mahfud or majrur at ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo is fatha din. Naam. Pero kapag pumasok sa kanya yung alot ta'rif or may sumunod sa kanyang mudafun ilayhi, ay kasra na ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo. Naam. So iyon lang po ang may babahagi natin sa inyo sa mga oras na ito, at naway nakatulong po ito para mas maunawaan po natin ang hukum or rule ng kalima na mamnu'atun min as-sarf. So hanggang dito na lamang. Shukran. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.